29 na residente ng Ligao City sa Albay ang mahigpit na binabantayan ngayon matapos maospital dahil dumano sa kinaing karne ng aso. Ang kinain daw kasi nilang aso, may rabies pala. May report si Mike Haushan. Mahigpit na binabantayan ng City Health Officials ang 29 na residente sa Barangay Barayong sa Ligao City, Albay matapos silang makakain ng asong may rabies. Si Alvin Condes, ganun na lang ang pagsisisi. Wala raw siyang kamuang-muang nang kinain niya palang adobong aso na ibinigay ng kanyang kaibigan na ulul pala at kanunay namatay matapos makakagat ng tao. Nagsisisi naman po kasi kaya injection po. Ipinagbabawal sa ilalim ng Animal Welfare Act ang pagkain at pagbenta ng dog meat. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang illegal na bentahan nito. Lalong delikado kung hindi mo alam ang pinanggagalingan ng dog meat. Kung mayroong nakagat ang asong pinanghinalaang may rabies, kailangan mo na rin itong obserbahan sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Kapag naulol at namatay ang aso, indikasyon itong may rabies ang aso. Kapag nangyari ito, ang taong nakagat, kinakailangan agad magpaturok ng anti-rabies vaccination. Pero hindi lang ang nakagat ang delikado sa rabies. Maging ang simpleng pakikihalubilo nga sa mga taong na rabies, delikado makahawa, lalo na raw ang pagkain ng karne ng asong may rabies. Kabilang sa mga sintomas ng taong nahawa sa rabies, ang matinding sakit ng ulat, lagnat, disorientation, pagdidelirio, paralysis at pagkatakot sa tubig. Naalarm ang Ligao City Health Office sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nakagat ng aso sa lungsod, lalo't kinukulang na sa rabies vaccine sa Provincial Health Office. Since January 2012, 230 na. Alarming na po ba yun? Oo naman, alarming yun. We are contributing to Albay being the highest sa animal bites. Sa ngayon, todo alerto ang barangay official sa pagmonitor ng posibleng pagkalat ng sakit, lalo't may isang residente na kagat daw ng aso na tumangging magpagamot. Mula rito sa Albay, Michael B. Haushan, GMA News.